bakas ng lip tint, guys. Na canvas namin. Meron... Anong tawag? Kaya kong gagawin yun. Pero mukha na lang kung matalino. Kita ko na to on my... Anong favorite? Ito lang tanong ko ng kapatid ko. Ano sa kanya? Parang hindi na ako nakikita ng nag-manage na to. Sumasakit yung mata ko kasi nakatapat na ako sa electric pa. Parang siya nag-dry. Paano mo napapagsabay ang YouTube and online classes? In fact, you won't show up at all. So you, when I should be human beings. So hey guys, it's Jem. Welcome back to my channel. So for today's video, nagtanong ako sa IG. Tanong ako para sa questions about online classes and some of my friends, nagtanong naman sila. So ayun, sasagutin ko yung mga tanong na yun para naman connected yung mga videos na ina-upload ko dito sa channel ko. So more on school related, you know. So before we start, just make sure to hit the subscribe button and click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post new videos. So without further ado, let's hop on the video. So before ako mag-proceed dun sa video is sasabihin ko lang sa inyo na guys, it is Sunday today, September 27. So wala akong klase ngayon, pero I have many things to do kasi after nitong pag-film ko is magsasagot ako ng quiz, tapos gagawa ko ng 2 tasks na need kong ipasa today, pero ayun, kaya yan girl, kasi nag-review naman ako kagabi. So ayun, share ko lang naman, okay? First question na sasagutin ko is the tips on how you write your notes. So actually hindi naman ako ganun na nag-write ng notes sa papel, notebook, or anything. Pero ang ginagawa ko kasi sa canvas namin is meron dong mga modules na nakalagay na. Modules is like parang yung... Anong tawag? So yun guys, commercial. Kinuha ko yung salamin ko kasi ayoko nung magdadry yung mata ko kasi andito lang yung electric pen sa may tabi ko kasi ang init. So ayokong gagawin yung mata ko. Kasi nakakadry ng mata yung nakatutok yung electric pen. Tapos gaganyan. So magsasalamin na lang ako. Ayoko lang mag-dry yung mata ko para... Pero mukha naman akong matalino. Back to the question, how do I write my notes? It is parang nagdi-digital note-taking ako. And it is because dun nga sa canvas namin is nakalagay na yung mga modules on your notes na binigay ng teacher namin about the discussions or lessons na inaaral namin. So, nandun lahat, kinakopy and paste ko na lang siya sa Word. Inaayos ko siya para maging notes. Yung mga notes ko is printed notes. Kaya, ayun. Well, magpapakita rin ako sa inyo na ng clip. Ayan yung mga notes ko na pinrin ko. So, halos lahat ngayong modular group number 1 is ang dami na talagang mga notes akong na-print. So, nakatulong naman sa akin yun. Isang ginagawa ko yung pag-highlight, yung paglalagay ng konting details about the certain topic or subtopics na nakalagay dun sa notes ko. So, ayan. Sa pagsusulat naman ng notes, is ito yung notebook ko na ginagamit ko. Sinusulat ko lang dito is parang yung mga main points or main ideas ng discussion para naman naalala ko agad. So parang kapag may enumerations, nandun lahat, malalaman ko. And kapag may hinahanap ako subtopic dun sa main topic is makikita ko siya agad kung saan siya nakapaloob. Oh, nakapalooban lalim. Ayun lang naman on how do I write my notes. Okay? So another one, so far, ano po most and least favorite niyong subject? Well, as of now, kasi sa modular group number 1 ko is, dalawa lang naman yung subject ko, which is the civil engineering orientation and yung math in the modern world. So, wala akong masasabing least and favorite subject. Pero yun sa mga nakita kong subject for my first semester is, ayoko ng calculus. Pero... Ewan ko, basta hindi ko pa naman kasi sila na dadaanan. So, hindi ko pa siya masasabi. So, ayun lang. So, isisingit ko na rin sa inyo. Shout out to my 2 guy best friends out there. Van Marilos and Jason Evangelista. Ang galing niyo talaga. Sabi kasi nung isa dito, pogi ba ako? Hindi. Okay. So, next question is favorite app daw. Siguro yung tinutukoy ni JM dito is favorite app for online classes. Based on my latest video na in-upload ko is may kita nyo naman doon na yung favorite app ko is yung Notion, which helps me to be productive and stay motivated during these online classes. Kasi nga, ayun, nakaka-help siya mag-organize. And dun sa app ng Notion kasi, nakatulong talaga sa akin para mag-stay on track sa mga gagawin ko. Which is, nakikita ko dun kung kailan ko dapat siya gawin, kung kailan ko siya dapat ipasa, kung kailan ko siya dapat simulan.
Ganun. Ewan ko, yun lang talaga. As of now, yun yung favorite. So, as of now, yun muna yung favorite app ko for online classes. Okay, kasi wala pa naman ako masyado na di-discover na apps for online classes. So, ayun na. So, next question is, paano nyo na-handle yung mga pinapagawa ngayong online class? Love, loves, Ate Jen. Love you to Nicole. So, ayun, huwag ka na masyado ma-stress. Okay, alam kong mahirap yung pinagagawa sa inyo ngayon ng online classes sa class kong school. Kasi yun lang naman talaga yung school ko dati. So, ang masasabi ko lang dito is, just stay on track. Dapat matuto kayong mag-organize ng mga kailangan nyong gawin. Your priorities, lalo na ngayon, ang dami natin ginagawa. Priorities sa school, sa bahay. Kasi kahit na ngayon pumapasok, kailangan nyo pa rin kumilos sa bahay. Alam nyo, para may matulong pa rin tayo. And kahit na may online classes, is nagagawa ko pa rin naman yung responsibility ko dito sa bahay. So, ayun. Mag-set kayo ng deadline sa mga tasks na need nyong gawin. Dapat do it ahead of time. Ito pa yung isa ko sasabihin is, huwag kayong magka-cram kasi online classes, we have more time to do things. Kaya alam ng mga teacher natin na magagawa natin yun. So, do it ahead of time. Huwag nyo nahintayin yung malapit na sa deadline kasi yun talaga makakatulong yun sa inyo para magkaroon kayo ng rest day or self day para sa sarili nyo. And hindi kayo ma-stress lalo para rin ma-motivate pa kayo na magpatuloy ngayong online classes. So, another question is, online class essentials. So, ito dapat i-video ko to eh. Kasi wala naman ako masyadong gamit for online classes. It's just that yung mga typical na kailangan lang for online classes. Gadgets, phone, tablet, or laptop, or anything na meron kayo. Number two is yung siguro notepad, notebook, or anything na pwede nyong pagsulatan. Pencil or ballpen. Essentials ba? Essentials yun, di ba? You know, earphones or headphones or headset or anything na pwede. Mas mafo-focus kayo, hindi nyo maririnig yung ingay sa kung saan sa paligid nyo, kung saan man kayo nag-aaral. Kung wala kayong sarili study desk, is magkaroon kayo ng table. For me, ang ginagamit ko kasi is bed table. So, ayun. Nakakatulong din daw para hindi sumakit yung likod ng sobra is yung laptop stand. Nakita ko lang yun sa mga ibang napanood ko na online class essentials nga. So, ayan. Another question is, paano mo napapagsabay ang YouTube and online classes? So, regular groupan ko is panghapon ako. So, I have my time on morning and noon para mag-video, mag-film. Kasi, parang meron akong araw lang na kung kailan ako pwede mag-video or mag-film. And, kasi yung ibang araw doon, time ko yun para mag-aral, mag-review. Kasi, every other week is meron kami exam. Parang ngayon is next week finals exam na namin, so kailangan ko mag-review. Kaya ako nag-video ngayon para ma-upload ako habang ako nagre-review. So, ganun. Hindi madali yung pagsasabay ng YouTube and online classes. Kahit na hindi pa naman ako ganun ka successful dito sa YouTube. Pero, ayun na nga. So, I have my schedule kung kailan ako pwede mag-film or video para parang ano kasi, ahead of time, pa-plan na ako sa mga gagawin kong videos, nilalagay ko. Nililist down ko siya dito, ito. Ayan, nilalagay ko dito yung mga video ideas ko, yung schedule ko on kailan ako mag-video and kailan ako mag-edit, kailan ko siya i-upload, ganun. Basta lahat is naka-schedule and naka-organize para naman hindi ako na-stress. So, basta mas modular group ko, modular group 2, ang schedule ko is 7:30 to 10:30 ng umaga. So, meron akong morning session and sa meron din ako pang gabi, which is 4:30 hanggang 7:30. Pero, ang maganda dito sa modular group ko is NWF lang yung pasok. So, I have time to film on Tuesday, Thursday, and Saturday. And pwede ko rin yung gawing time for editing my videos and yeah. Kadugtong na rin itong question na to is, anong oras ka nag-i-edit ng vlogs, ate? This is from my friend Pauline Lopez. So, if you guys don't know, she has her YouTube channel na ginawa niya lately lang. So, ayan, makikita niyo dyan sa anywhere in this screen yung card na lalabas. Subscribe to her channel. Supportahan niyo siya sa kanyang YouTube journey niya. So, ayan guys, subscribe na kayo, okay? And subscribe na rin kayo sa akin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kasi most of nang nanonood sa akin is not subscribe. Okay, subscribe ka na please naman.
So ayun na nga, sabi niya is, anong oras ka nag-i-edit ng vlog? So most of the time, ang pag-i-edit ko ng vlog is gabi. Kasi on the morning, noon, and afternoon, dun ko tinatapos yung mga tasks na need kong gawin. And sa gabi, dun ako nag-i-edit ng videos kasi dun ako nakakapag-isip ng mga concept on how will I edit my videos. And sometimes then kapag may time ako sa hapon, well, sa umaga kasi hindi ako nakakapag-edit eh. Sa hapon is dun ako nanonood ng mga ideas on how will I edit my videos nga. Kasi nanonood lang din ako and saka ko lang siya ina-apply sa mga videos ko para maging maganda and presentable yung videos na i-upload ko. Mostly is sa gabi talaga and inaabot ako ng mga hanggang 1. Sipagan lang talaga sa edit yan para naman maging maganda yung output and yung video na i-upload. So another question is, how do you manage your time for studying and rest and for resting? Ito, tanong to ng kapatid ko. Ano sa kanya, parang di niya ako nakikitong nag-manage na to. Ayun nga kasi, talagang you have to stay on track. Dapat alam mo kung kailan mo dapat tapusin yung isang bagay, kailan ka dapat mag-prioritize ng mga kailangan mong gawin. Just organize lang. Huwag mo masyadong i-stress yung sarili mo na kailangan ito, tapos ko to, kailangan ito. Yung wala ka ng pahinga or wala ka ng time for yourself to rest and to have your rest day. Yung as in wala kang iniisip na school works or anything. Just be on track and organize everything. Learn how to prioritize things, lalo na ngayong online classes. Focus on your goal and alam mo yun, para hanap ka ng bagay na na nakakatulong sa'yo para ma-stay productive. Yung sinabi ko nga na yung app ng Notion or anything, basta alam mo yun, may time ka for leisure, may time ka for studying, may time ka for pampering yourself. Basta yun. Ito, second to the last is, what do you prefer, online class or yung normal class? As of now, mas prefer talaga yung face-to-face or normal class. Kasi nga, face-to-face, dun mo makikita kung natututo ka ba talaga. Yung hindi ka nag-aaral para magpasa lang ng mga projects, is nag-aaral ka para matuto. Para magkaroon ka ng learnings na pwede mong i-apply someday in your future. Kailangan lang talaga natin ng malaking adjustment for online classes. So, kaya natin yan, guys. Okay, kasi malapit na rin matapos yun and babalik din ng lahat sa normal. So, for the last question is, ito yung para makakapag-summarize o yung pinaka-main point na to. This is the last question is, gaano po kahirap yung online classes? Rate 1 to 10. Well, meron din naman mga advantage ang online classes. First, number 1 is hindi mo na kailangan mag-ayos, guys, kahit hindi ka maligo, pero mas prefer pa rin maligo. And hindi mo kailangan na umalis ng bahay para sumugod sa school sa kabila ng traffic na maabutin mo sa kalsada. So, disadvantage lang niya is marami hindi natututo kasi short yung attention span nila na madali silang madistract. Lalo na kapag yung nag-online classes kami is sabay-sabay nagsasalita, merong bigla-bigla nagbubukas yung mic, meron yung pagka yung ang ingay ng surroundings is hindi ka talaga makapag-focus dun sa discussions and ito yung isa pa sa mga disadvantage ng online classes, which is wala naman tayong mabilis na internet. Alam nating lahat yun na hindi mabilis ang internet dito sa Pilipinas, so huwag na natin ipagpilitan na mabilis talaga yung internet kasi yung mga privilege lang talaga na merong mabilis at nakakapagbayad sila ng malaki para sa mabilis na internet. Yun lang yun, okay? Pero iba talaga nahihirapan sila. Lalo na kapag may power interruption. Lalo na kapag umulan and then nag-brown out. Ganun. Pero yung iba naman is nagbibigay ng considerations. Kaso yung iba hindi talaga. Kasi ang dami ko nang nababasa about dun. And sana naman, no, yung mga prof is nabibigyan nila ng considerations yung mga students na bigla-bigla na lang nadi-disconnect, bigla na lang nagbo-brown out sa kanila, lalo na kapag doing quizzes or examinations. Ayun lang, sana naman nabibigyan nila ng considerations kasi hindi naman kasalanan ng student yun. Hindi naman yung sinasadya. Okay? Ang dami kasi na, binarate na lang naman sa akin 1 to 10. So, how difficult online classes is for me, ha? Kasi may advantage and disadvantage naman sa akin yung online classes. So, I'll rate it as 9 over 10. So, that's it guys for this video. I hope naman nakahelp ako sa mga tanong nyo and also dun sa mga tips na binigay ko sa inyo during this online classes. And ayun lang, hindi talaga ganun kadali yung online classes. So, do not expect na
parang mapaperfect nyo yung experience ngayong online classes kasi hindi talaga. So this will be the end of this video. Thank you for watching. If you like this video, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post new videos. So again guys, thank you for watching and see you next time. In fact, you won't show up at all. So you win that shit.